Okay, buwan tayo ngayon ng June 2024. Kumustahin natin ang ayong buwan na ito, ang status dito sa SSS ID application. Kung nagbalik na ba o kung nag-resume na ba, lahat ng yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa ating mga videos at dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol dito sa SSS ID, kung saan na ngayon po ay buwan ng June 2024. Kumustahin natin ano na ang lagay, ano na ang status, ano na ang latest update. Kung ito ba ay magre-resume na ngayong buwan ng June, para naman po sa ating mga nakaabang dyan na makakuha ng kanilang SSS ID. Bago yan mga ka-vlogs, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at pindutin ang notification bell, ilagay news sa all. Well mga ka-vlogs, minabuti ko pong binalikan, no, para ngayong buwan ng June ang SSS branch mga ka-vlogs, particular dito sa Davao City. Dahil kahit dito tayo nag-follow up sa Davao City, ay centralized naman po si SSS. So, ibig sabihin ng centralized, kung suspended po o kung ano po ang status doon sa Metro Manila, ay ganun pa rin po dito sa Mindanao, no? Luzon, Visayas, Mindanao, ay centralized naman po yung kanilang sistema. And gaya ng sinasabi ko po nung mga nakaraang buwan na update natin, ay talagang magbibigay tayo or magbibigay ako ng update sa inyo every month, every now and then, para po hindi na masayang yung oras nyo, masayang yung pamasahin nyo pagpunta sa mga SSS branch na gusto nyo kumuha ng SSS ID, no? Para at least dito sa ating YouTube channel, magiging aware kayo kung pwede na ba or kung wala pa. So ngayon mga ka-vlogs, no, binalikan ko nga po ang SSS branch Davao, kung saan ang status po ng SSS ID sa kasalukuyan ngayong buwan ng June 2024 ay nananatiling suspended. So suspended pa rin po nationwide, wala pa rin pong tinatanggap na aplikasyon, wala pa rin pong pinapaprocess na SSS ID sa anumang branches sa SSS nationwide. Kahit po kukuha kayo sa SSS main office, no, wala pa rin po mga ka-vlogs, hindi kayo makakakuha. Uulitin ko, suspended, no, wala pong processing, walang application ang tinatanggap. As per SSS advisory, ay mananatiling konektado sa kanilang mga advisory, dahil i-a-anunsyo nila, no, kung sakaling magbabalik na ang operasyon ng SSS ID. So hindi pa talaga naging malinaw kung ito ay magbabalik pa ba o kung ano, no, dahil ayon po sa atin na pagtanungan, no, hindi din po nila masisiguro na ito ay magbabalik, kailan pa ba magbabalik, no, dahil kung inyo pong naririnig ang mga ugong-ugong, no, mga sabi-sabi na itong SSS ID kaya nga po sinuspinde, no, ng napakahabang haba ng panahon, no, more than a year na suspended, dahil balak nilang palitan ito dito sa ating pambansang pagkakakilanlan or yung national ID natin mga ka-vlogs. So yun po yung balak nila, no, as per sabi nila, no, kaya nga po suspended itong SSS ID, no. Kung matatandaan niyo, suspended siya January pa 2023. So more than a year na talaga, no, napakatagal na siya. Well, marami po ang nag-aabang dahil ang pagkakaroon ng SSS ID ay pribilehiyo po bilang isang SSS member, and ang pagkakaroon ng SSS ID
ay tinatawag ito o kinukonsiderang primary ID, no? Wala kasing expiration ang SSS ID, mga ka-vlogs, no? Walang expiration. Talagang accepted siya sa lahat ng mga transaction natin, major or minor transactions, either government or private transactions, and kinikilala din po ang SSS ID international, no? Mga transaction natin international, so accepted po siya. So ganun po katibay, ganun ka talagang valid na valid primary ID talaga itong SSS ID. Kaya ganun na lamang po, no, pagkakadismaya. Ako personally, nadismaya din po ako, no, sa status dito sa SSS ID. Kasi alam nyo, no, okay naman kung mag-suspended sila, no? Okay lang i-suspended dahil naiintindihan natin na papalitan na ng national ID. Pero sana naman maglabas ng mandato ang ating gobyerno sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at sa lahat ng mga pribadong institusyon, pribadong mga kumpanya, no, mga money remittance, na tanggapin nila yung national ID, kasi hindi lahat tumatanggap ng or accepted yung national ID, no, lalo pa kung yung temporary. So yun lang yung aayusin sana ng ating gobyerno kasama ang SSS. At talagang ang ating panawagan sa SSS, kung hindi na talaga magbabalik ang SSS ID application, ay maglabas na kayo ng official statement, no, press release advisory, na hindi na kayo magbibigay, para hindi naman po aasa ang mga taong bayan, no, mga Pilipinong gustong makakuha ng SSS ID na nag-aantay para makakuha, no, ng passport, makapag-abroad, makapag-trabaho sa Taiwan, kasi kailangan ang SSS ID kung tayo ay magtatrabaho or mag-a-apply sa Taiwan. So, sana naman ayusin ito ng SSS, maayos ng gobyerno, dahil napakahaba na talaga, no? Napakahaba ng panahon na suspendido ang SSS ID, no? Well, sabi nga nila, more fun in the Philippines, no? Talagang dito sa Pilipinas, hindi natin talaga maiisip ang mga bagay-bagay na nangyayari, no? Masasabi natin more fun nga dito sa Pilipinas. So ang pinaka-latest, mga kablagsa, sa mga nagtatanong, ay suspended nationwide. Kaya mag-ingat kayo sa mga nag-o-offer sa inyo, lalong-lalo pa sa online, na kayo ay bibigyan, sila ay magpa-process ng inyong SSS ID, tapos magbabayad kayo, hihingan kayo ng bayad. Abay, mag-ingat kayo dyan, dahil pike po yan, fake po yan, at baka ma-detect po, no? Ma-detect sa inyong matransaksyon na peke ang inyong SSS ID, abay, may penalty po yan, may parusa po yan, mga ka-vlogs, or else baka makulong pa kayo. So labag po yan sa batas, no? Huwag na nating tangkilikin, no? Dahil nationwide ay suspended ang SSS ID, kaya wala dapat na nagpa-process, wala dapat nag-o-offer, no? Wala pong ganun, mga ka-vlogs, ngayon, no? Mga online assistance for SSS ID, wala pong ganun. Peke po yan. Huwag magpaloko, mga ka-vlogs, no? Wala namang manluloko kung walang magpapaloko. Ulitin ko, suspended pa rin po ang SSS ID application as of now, June 2024. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, ay maaaring nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga nais maging miyembro, abay, pwedeng-pwede, no? Be my member now, mga ka-vlogs. Dahil andyan po ang join button sa baba. Pindutin nyo, mamili kayo ng mga perks. Marami dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, kahit papano. Nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman, at napaalalahanan tayo, nabigyan tayo ng update sa mga mahahalagang bagay sa ating lipunan at sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo lang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to
At kung meron kang mga katanungan ay maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel Pawang Katotohanan at Lahat Totoo Lamang.